Hello guys and welcome back to my channel. And for today's video, I will share with you kung paano nga ba mag-appointment sa DFA or paano tayo makakuha ng passports. First, you need to have your appointment in Department of Foreign Affairs. Go to Google and search for www.passport.gov.ph and then click here and then read the terms and conditions and tick the box here and start individual appointment kung kayo lang naman po mag-isa. Ito po ay para sa mga new applicant na gustong magkaroon ng passport or new application. So here, dito po kayo pipili ng site na malapit po sa inyo kung saan gusto nyo pong magpa-appointment. So kapag nakapili na po kayo ng site na malapit sa inyo, so click the I confirm and then click next. So here, makikita nyo po yung month and date. So kapag po ito yung red, meaning fully booked na po, hindi na kayo makakapag-book dito. And kapag green, so it means available. So, for example, August 12. Sa right side, makikita po yung oras, ano po yung mga available time. Okay. So, i-click nyo lang po dyan yung desired time nyo kung ano oras nyo po gustong magpa-appointment. And then, click I am not a robot and click yes. Okay. So, here, meron pong warning or babala, so dapat siguraduhin po natin na tama yung ating first name, middle name, and last name, birthplace, and birthday. Kasi po ay hindi na po yan maiiba kapag na-filled out nyo na po sila. Okay. So dito, put your phone number, mobile number, email address. Ito po yung lagi nyo ginagamit or active. And then your personal information, your civil status, if you are married or single, and your birth, so legitimate, and the birth of place, country, and the municipality. And then click next. Again, double check po if tama yung inyong information. Next naman is the father's information and your mother's information. So, kailangan alam nyo po yung full name ng inyong mga magulang. So, sa inyong mother, dapat ito po yung pangalan niya nung dalaga pa. So, hindi pa po nung married. Dalaga pa po siya. Okay. Bring your proof of Philippine ownership by election, naturalization, on the date of your personal appearance. So, dadalhin nyo lang po dito yung requirements nyo. Okay? So, application, new, birth, so, foreign passport holder, no, emergency contact person. So, sino po yung ilalagay nyo po dito, ilagay nyo na, pwede yung magulang nyo din po. Then, click next. So, here, dito naman po yung current address. So, saan po kayo nakatira? Complete current address, city, province, state, and the country, and your occupation. Kung meron po, kung wala, pwede naman pong NA or self-employed. Okay. So, if meron po kayong work, ilalagay nyo po dyan yung office number and your office address, but it is optional. Hindi naman po siya naka-asterisk. Kasi po yung mga naka-asterisk, sila lang po yung mga required nyong fill outan. Okay. After that, click next. Okay. So here, after you click next, naka-grayed out na po yan. So, i-double check nyo po kung tama yung lahat ng inyong information na inilagay. So, pwede naman pong i-edit. So, double check nyo po yung appointment schedule. And then, I'm not a robot. And click that I am aware. And then, confirm. So, after you click confirm, nandito na po tayo sa processing fee. Okay, so ito na po yung time na tayo magbabayad na. So, kailan ba tayo pwedeng magbayad? Kailangan po mabayadan nyo na po ito within 24 hours. Kasi after 24 hours na hindi nyo pa po siya nababayadan, ay mawawala na po yung inyong transaction dito sa DFA. Choose a processing type. Kapag po regular processing, ito po ay worth 950 pesos. And ipipick up ko po siya doon sa place na aking pagkukuha na ng passport. At kapag gusto nyo naman po na special processing, siya po ay 1,200. So, I'm not familiar po dito. So, I just choose regular kasi gusto ko lang po i-pick up
kasi malapit lang naman po yun sa location. Okay, so here, click next. And then, may note po dito na merong 50 pesos convenience fee. Okay, so example, pwede po kayo magbayad sa GCash or sa another payment center. So after nyo po dito mag-proceed, may marireceive po kayong email from DFA. So doon na po nakalagay yung inyong reference code or transaction number. So yung transaction number na po yun, yun yung ilalagay nyo doon sa center na kung saan kayo magbabayad. So sa GCash, ayun po yung account number and then yung amount, kailangan po ay 1,000. Nakalagay na po doon, naka-add na po doon yung convenience fee na 50 pesos. Kasi kapag po 950 lang yung ilalagay nyo, hindi po siya magpo-proceed. So, kailangan po 1,000 pesos. So, after nyong mag-pay, within 24 hours, may ma-receive po ulit kayong Gmail or email from DFA. So, I think around after 30 minutes, kung magbayad, tsaka pa po nag-send yung DFA ng code. Okay? Like, application code. Okay? So, yung application code na po yun, pupunta kayo doon sa view kung saan mabiview nyo po yung inyong appointment and then ipiprint nyo po doon yung inyong form. Okay? So, doon nyo po makukuha o kailangan nyo pong iprint yung form kasi dadalhin nyo dito po yun sa DFA. Sa araw ng inyong appointment. So that's all for today, guys. Thank you for watching and please subscribe to my channel as well. Thank you and see you. Goodbye! Thank you.